Arestado ang dalawang lalaking wanted sa magkahiwalay na kaso ng panggagahasa sa Antipolo Rizal. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 41-anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa dalawang menor de edad na kapitbahay niya. Inaresto siya ng Antipolo Police pasado alauna ng hapon kahapon sa Andalusia Street, Sitio Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Base sa investigasyon ng pulisya, taong 2018 nang mangyari ang panggagahasa sa nooy mga 10 taong gulang na mga biktima. Accordingly, dun sa kanilang lugar, no, ay kilala na na nanghihipo or yung touchy itong lalaking ito, itong suspect natin. Until to the point na naghahasa niya yung dalawang bata, magkakaibang araw po yun. Magkakapit-bahay lang sila? Yes, magkakapit-bahay lang. Napag-alaman daw ng mga magulang ng mga biktima ang tungkol sa umunoy pangahalay nang ikwento ito ng kanilang kaklase. Siya ay dumulog dito sa WCPD natin at na-produce na natin yung mga documentary requirements, especially mga laboratory na nagpapatunay nga na ang mga biktima ay naghahasa. September 17 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusado. Ayon sa pulisya, mismong asawa ng suspect ang nakipagtulungan sa otoridad para maaresto ang lalaki. Itinanggi ng akusado ang paratang. Kaya po ako kusang sumuko para ipagtanggol din po yung aking sarili na wala akong kinalaman sa ibinibintang niya sa akin na kaso. Kasi kung hindi po ako susuko, magmumukha po akong guilty. Hindi po totoo mga parating nila sa akin, ma'am. Sa isa pang operasyon ng Antipolo Police, dinakip ang 21-anyos na lalaking ito dahil umano sa pangahalay sa pinsan niya. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa Peña Francia, Barangay Kupang sa Antipolo pasado alas 6 kagabi. Noong May 27 ngayong taon daw nangyari ang krimen ayon sa pulisya. Ang nature nito ay pinagsamantalan niya yung kanyang pinsan. There was an instance na nagkaroon ng party tapos nalasing sila parehas, pero yung pinsan niya na babae, habang ito'y natutulog, accordingly, binuhat niya sa CR at doon niya pinagsamantalahan. Nakita raw ng ama ng biktima ang paglabas ng dalawa mula sa CR at agad siyang dumulog sa pulisya. Noong August 20, 2024, nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado, itinanggi niya ang paratang. Nakainom lang po, pero hindi po lasing nun. Nulungan ko po siya pumunta ng CR po dahil po magsusuko daw po siya. Siya po yung nalasing nun, tapos may nangano po sa kanyang lalaki nun. Tapos tinulungan ko lang po siya makauwi. Wala pong totoo nang nangyari na ginahasa ko po siya. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station, nakakulong ang mga akusado na nahaharap sa reklamong rape at statutory rape. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.